What's up, Babang Yaw? Kumusta? Kumusta? Meron na naman tayong bagong pag-uusapan dito sa video to. Ito na. Nakaraan, may nag-request sa akin. Ko kakilala, babae. Ilan sila? Pag-usapan daw yung buhay ng abroad. Buhay may asawa sa Pinas. Ngayon, ito na. May kumukontra na. Dalawa. Kakilala ko yung isa. Lalaki naman. Hindi biro to. Hindi sinungaling to. Hindi katangisip to. Totoo ito. Concerned lang daw sila. At yung babae lang. Paano naman yung lalaki? Yung lalaking nandito sa abroad. Seryosohan na. Eto na. Siguro pamilyar sa inyo ang kanta ni Freddy Aguilar. Napakasakit, Kuya Edy. Sakit talaga. Dahil kadalasan sa amin, marami sa ating nag-abroad na kababayan natin na pinilit na lumayo dahil iniisip ang pinabukasan ng anak at ng pamilya na lalo na yung mga mahihirap. Hindi ka naman mag-abroad siguro kung mayaman ka. Sinubukang magpunta ng ibang bayan para makahanap ng medyo malaki-laking kita. Pero hindi lahat. Tsambahan lang din, tsambahan. Eto na. Siguro, alam nyo naman siguro na meron talagang nangyayari na sa atin na ganun. Lumayo sila ilang taon. Tapos, padala ng padala. Yun pala, yung asawa nila na humaling na sa iba. Andun na sa ibang bubong. Mahirap talaga. Hindi ko man gaanong alam ang totoong dahilan, pero concern lang yung dalawang nagre-request sa akin. Hindi dapat pantay. Hindi pwede yung babae lang. Kasi mayroon din nangyari na lalaki nandito sa abroad, yung asawa nila nag-luloko din. Salamat sa inyo, ha, sa pag-request at meron tayong napag-usapan. Hindi ko sana ito pasukin, eh. Kasi hindi dapat dito, eh. Dapat doon kay Tulpo. Sir. Sorry po. Hindi maiwasan. Nag-umpisa lang tayo doon sa luto ko sardinas. May humanga. Nag-bye. Request na pag-usapan ang buhay abroad W pagdating sa, na may asawa ga, pag alis ng Pilipinas may asawa, pagbalik wala na. Ngayon may kumontra na naman, lalaki. Oh, tama ito. Talagang ganito na lang siguro bilang isang lalaki. Wala tayong magagawa kung sadyang ganun ang nangyayari. Eh kasi ang tao, lalo na tayo Pilipino, kadalasan sa atin pag pinipigilan, mas lalong kumakawala. Mas lalong yun ang ano natin. Isa yan sa ugali ng Pinoy. Kaya kung ano, siguro, wala sabi, kaya kung sabihin to na ano, kung mahal mo yung isang tao, yun ang kasabihan talaga, hayaan mo, palayain mo para kakasaya niya yun. Pero kawawa naman ng mga bata, ng mga anak, may kawawa dyan, eh. Pero siguro kahit sinong nagkakaganyan yan,
totoo man nangyari sa buhay, ikaw, sir, kung totoo man nangyari sa ito, alam ko, hindi mo kayang gawin yung sinasabing palayain. Kasi siyempre, mahal natin yung asawa natin. Pero, meron ka naman ata. Sino ka man dyan, punta ka sa mga kaibigan mo. Sabihin mo, ano problema mo. Huwag mong sinasarili yung problema kasi mahira. Baka mawala ka sa mawala ka sa tamang daanan. Oh, sorry po. Baka mawala ka sa tamang pag-iisip. Baka mawala ka sa tamang pag-iisip. Pumunta ka sa mga kaibigan mo. Gingi ka ng advice. Magkwintuhan kayo. Huwag lang maglasing. Baka magwala. Ay, isa ako dun, nasira ako sa alak sa problema din. Ay, pag-usapan na lang maayos. Yeah, makipag-usap ka sa mga kaibigan mo, anong magandang gawin, ganyan. At kayo din, mga kababayan ko, nakikiusap din ako kung sino man sa atin, kung sino man sa inyo nakakapansin na may isa sa kababayan natin na medyo na hindi magandang takbo ng niya dahil sa problema. Tanungin natin at lapitan natin at kausapin ng maayos, mahinahon, huwag ko kontrahin. Sabayan muna kung anong gusto. Pero dapat gabayan natin sila. Gabayan niyo ako. Joke lang. Alam niyo yung nabalita sa sa Saudi ba yun, yung lalaking naglakad-lakad na lang, sabi ng mga kababayan natin, di problema daw sa yun. Sa din sa babae na tayo. Ayun, talaga tayo man, kung sino man sa atin makakita ng ganun, dapat huwag natin pabayaan. Hindi nila kasalanan maging ganun sila. Kasi sobrang depressed na, sobrang hindi mo naman, hindi na siguro mapigilan o sino man sa atin nagkaganon. Alalayan natin, huwag natin iwanan. Dapat tayo na sa ibang bansa, sa nandito sa ibang bansa, dapat magtutulungan. Hayaan mo muna yung mga pride sa ganung pangyayari. Kung may mga pride, may halimbawa, kilala mo yun na dati mong nakalitan, pag nangyari na ganun na ang sitwasyon niya, kalimutan mo muna yun. Tulungan muna natin. No, tulungan muna natin ito. Salamat niya pala sa dalawang kababayan natin na nag-request sa ganito. Nag-react sila, bakit babae lang? Meron din naman lalaki. Kaya ito na. Salamat po. Ito na po yung request niyo. At sala, pasensya na din po kayo at yung Tagalog ko ay medyo intindi niya, Bisaya ko eh. Pasensya na po. Ay, talagang importante nun, magkaintindihan tayo. Tawanan nyo na lang. Okay lang yun. Walang problema yun. Ganun talaga eh. Matigas de ang dila lang, Bisaya. Matigas tong mukha ko. Joke lang. Ay, welcome pala sa YouTube channel ko. Sabwag TV. Paki-share na lang, subscribe, like kung gusto niyo naman. Eh, kung hindi niyo gusto, nasa sa inyo 'yan. Pwede bang pilitin ko kayo? Joke. Salamat. Bye-bye.